Hi Boshings! I'm Roy. At sa video ito, pag-uusapan natin yung mga materials na ginagamit for modular cabinets. So, let's start! So, ang pag-uusapan lang po natin dito ay yung mga boards na ginagamit. Yung accessories po, next time po natin yung pag-uusapan, and then yung machines po na ginagamit for modular cabinets. Yung ating machines po ay medyo kakaiba kesa po sa other na ating nakasanayan na ginagamit for woodworking. Ito po, mga specialized tools na kasi for modular cabinets. Ano? Next time po yun kapag may sponsor na tayo. Medyo mahal kasi talaga yung mga machines for modular cabinets. Ano? Kaya, ayun. Next po na video natin is for accessories na laging ginagamit for modular cabinets. Ano? Hindi na po yung mga specialized. Yung mga lagi lang ginagamit. Yan. So, punta na po tayo sa ating material. Ito po ang ating main na material. Ito po ang aking nasa likuran. Ito po ang tinatawag na melamine board. Ano po ba yung nakapaloob sa ating melamine board? So, melamine board. I-dissect po natin kung ano ba yung melamine board. Ito po yung ating example. Meron po siyang dalawang melamine film. So, ito po yung film niya. Itong puti na po ito. Melamine film po ito, pati po ito. Ano yung melamine film? Yung melamine film, ayan po, ay isang uri ng plastic na matibay. So, ayan po yung ginagamit sa mga plato. Ito po. So, ano po yung kinaiba nito sa standard na plastic? Ito po, mas matibay lang siya. So, check po natin kung matibay ba yung melamine board natin, ano? Ito pong melamine board natin, matibay po yan. Hindi po ito basta-basta nagagasgasan. Hindi rin po ito basta-basta nababasag. Ideal po ito sa ating mga cabinets. Ito po ay food safe din po siya. So kapag po malaglag yung pagkain niya dito, pwede po 5 second rule. Pwede pa yan. Ito po kasi, pupunasan nyo lang siya, okay lang. Hindi po didikit yung kung ano man yung meron dito dun sa pagkain nyo. Siyempre, iba pa rin kapag meron kayong top para sa mga pagkain. Ito pong gitna ay marine plywood. So, meron po itong 11 na plies. So, ang maganda po dito, water resistant. Anti-anay? Nope. Pero, kung gusto nyo ng anti-anay talaga, doon. Check nyo po yung ating Primo board. So, ayun po yung isa rin na materials na ginagamit namin kapag po mababasa talaga yung cabinet. Ano? Ginagawa po namin doon yung undersink lang niya, yung mismo undersink. Sinasuggest po namin Primo board para po mas, alam yan, mas maganda. Yung Primo board naman po, pwede nyong i-laminate eh. So, kung gusto nyo pong pagandahin yung ating melamine board, lalagyan lang po natin ito ng laminate at saka po dito po, edge band. Ano? So, kung gusto po natin ng mabilis, ito po ang way to go. Ito po, nakakabuo po kami ng isang cabinet sa loob ng isang araw. Pero kung yung traditional po, painted, asa nyo po, 2 weeks po namin yung magagawa. Mahirap po kasing mag-primer, masilya, tapos primer, tapos top coat. Kailangan nyo pa po siyang papatuyuin. Ito po, hindi na, diretso na agad. Kung gusto pa po natin siyang pagandahin, katulad po nito, meron po siyang kulay. Ito po, hindi po siya black, gray po yata ito. Or kung gusto po natin ang design, katulad po ng ganito, lalagyan po natin siya ng laminates. Ito po, laminated na rin po ito. So, ang laminate po na ginagamit dito ay melamine film. So, yung laminates po na ikinakabit natin dito ay high pressure laminates. So, yung high pressure laminates naman po yun ay marupok. Minsan, laminates, minsan kayo. Ito pong laminates natin, matibay po ito kapag naidikit na dito sa melamine board. Pero, pag standalone po siya, pag pong mga ganito, so mabilis po itong nababali. See? Ito, natanggal pa. Iingatan nyo po yung mga laminates na yun. Ito po yung high pressure laminates na inalagay natin. Nira-rugby lang po natin siya dito. Ang ginagamit po namin na rugby, yung Onisha lang. So, bibili nyo po yun sa Wilcon. Bostik kung gusto nyo po, Pioneer pwede rin. For laminates naman kasi, ang ginagamit po namin yung Onisha kasi yung laminates po na bibili namin sa Wilcon, ayun na rin po yung ikakabit namin. Kasi si Onisha po, or Unica, meron po siyang kanyang rugby. Laminates niya po, tapos rugby niya rin, para po hindi na kami magkamali. Pero kung meron po kayong mas matibay na rugby, kung gusto nyo, yun po yung gamitin nyo. Dito naman po sa gilid, ito po yung tinatawag natin na edge band. Ito naman po ay flexible. So kapag po na-fold siya, hindi po siya magandang tingnan. So maganda po yung isang straight lang siya. So ito pong edge band na to, yan. Pwede nyo po siyang ganito, ng maliit na maliit. Yan. So hindi po ito masisira. Pero kapag po ito na-fold, or na ganito. Yan. So, pangit na po ito. Kahit po idiretso nyo to. Pangit po yung ganito niya. So, mas maganda po
iingatan po natin siya. Lalo po kung ang ganito nyo ay glossy, kasi natatanggal po yung pagka-glossy niya kapag na-bend po siya ng ganyan. So ang tawag po dito ay high pressure laminates po, hindi po Formica. Ang Formica po ay isang brand. Halimbawa, bibili tayo sa tindahan, ano, pabiling Colgate, yung close-up. So, ayan po. Or Paserox naman. Ayan po yung mga example nun. So, matagal na po kasi sa Formica. So, ayan po yung akala nilang tawag doon. Pero, ito po ang tawag po dito, high pressure laminates. So, sa ating susunod po na video, pag-usapan po natin yung mga accessories na laging ginagamit for modular cabinets. Para po hindi rin kayo malito, kadalasan po dyan yung concealed hinge, tsaka po yung drawer guide na hindi po natin alam kung anong gagamitin natin sa iba-ibang scenarios. So, yun po yung pag-uusapan natin next time. So, maganda po yan mag-subscribe kayo para po sa susunod nating video, magkaroon po kayo ng notification. So, ayan po ang ating video regarding sa mga materials for modular cabinets. Ano. So, if ever po na meron kayong questions, suggestions, and any other comments ano po regarding po sa ating video ngayon, comment nyo lang po sa baba. Tatry po natin silang sagutin. So, yun na po. Thank you!